I think we should allow Senator De Lima to confront because the accusation is quite serious. So it's but fair to allow Senator De Lima to confront the accuser. Thank you, Senator Lacson. I was asking you about your point of view on the matter that raised by Senator Cayetano, and I agree. Senator De Lima, please go ahead. Thank you, Mr. Chair. I wasn't here during the first part of his testimony, but my staff said, sinabi niyo ho ba na nag-appear kayo doon sa public inquiry sa waterfront? Kailan po yun? May 22, 2009. Ang sabi niyo daw po, March. Mayo po, Mayo. May 22, 2009. Anong date po yun? May 22. Can you check? May 22. Sinabi niyo po, nag-usap tayo? Yes, Your Honor. In person, tsaka sa telepono? Opo. Sorry po, hindi ko po kayo matandaan. Sa telepono po. Pero nung yung numero po sinasabi niyo dito, may number? Excuse me, nakalagay dito May 25, 2009. Is it May 22 or 25? 25 yung phone call, right? Ay, yung sa phone call po, pero yung confrontation po doon sa waterfront is May 22. Sa CHR, May 22, 2009. Yes, Your Honor. I have here a copy of the order, Your Honor. So nag-appear po kayo? Opo, panghuli mo pa ako tinawag, Your Honor. Nag-testify ho ba kayo sa waterfront? Kasi yes, chine-check of course. Po, chine-check ko po yung records eh. Asensya na kayo, chine-check ko lang yung records. Kung isa kayo. May 22. Mag-testify po kayo. Yes po. Ito pong order ninyo galing sa opisina po ninyo, Your Honor. And kailan yung sinasabi nyo na nag-usap tayo? Right like after that hearing? Pardon me, ma'am. Ano ba yan? Summons? Can you please identify that document that you're... Summon or order kasi ang nakalagay dito. Order. Assign mo lang yung person. Pursuant to the authority... Date, date. May 22, 2009 at 9 a.m. Waterfront Insular Hotel. Pinapapunta kayo doon o may order sa'yo na pumunta ka doon sa waterfront on that day at 9 o'clock a.m.? Yes, Mr. Chairman. Yan ba siya nasabi niyan? Can you confirm, Mr. Lawyer? Yes. Yes. Attorney Malaki? You don't have to stand up, sir. Just sit down. And anyway, Mr. Chair, my staff just this is an turn. Order from the Commission on Human Rights, Your Honor. Dated May 6, Your Honor. May 6, 2009, Your Honor. To appear on May 22. To appear on May 22, 2009 at 9 a.m. Waterfront Insular Hotel, Kilometer 7, Lanang, Davao City. Please submit that order and ComSec will mark it. Mr. Chair. Yes, Your Honor. Go ahead, Senator. I was just about to say that my staff just turned over to me a document which seems to confirm that this witness, this resource person, appeared before the CHR public inquiry in May 22, along with SP01 Vivencio Humawan. So May 22, nag-appear po kayo. Mga marami-rami ho kayong nag-testify nung araw na yon at Royal Mandaya Hotel. Waterfront, not Mandaya Hotel. Dito to sa records namin, it's Royal Mandaya Hotel, May 22, 2009. So it could be, meron din ho talaga, ang pagkakatanda ko noon, meron talaga kaming hearings sa waterfront, meron din kaming hearings sa Royal Mandaya Hotel. So ang claim niyo po sa waterfront? Yes, Your Honor. Excuse me, ma'am, sandali lang, ma'am. Nakapagsalita ba kayo doon sa hearing na yan? Yes, Your Honor. So merong stenographic notes yun? Precisely, Your Honor. Is that correct, ma'am? I would suppose, but I don't have the stenographic notes. It's just the... That's all right. The records are with the CHR, I'm sure.
I think so. Yes. Yes. Okay. So that would confirm whether he in fact attended or both witnesses in fact attended. So can we have that subpoenaed from the CHR? The records on of the hearing on May 22nd, 2009, were the testimonies of these two gentlemen here, PO3 Enrique de los Reyes Ayau and Humawan. SPO1 Vivencio Humawan. Humawan were recorded along with other witnesses. Is that correct? Mga ilan po kayo nag-testify doon? Ilan po kayo nag-testify doon? It's indicated in the order, Your Honor. Ano, ilan kayo? Marami ba kayo? Marami po. Ah, marami nakalista dyan sa order. Yes, Your Honor. Pinofotocopy niyo na yan? Ano yun? Stenographic notes? Yung order. Meron tayo ng order. Pero ang hinihingi ko, sa pina na makuha natin, ando sa order. Yeah, there's quite a number, about almost 20, based on my notes. Yeah, but the best evidence that they attended is the fact that they testified, and you have stenographic notes. They testified. I don't have the transcript of stenographic notes, but I have a summary of the proceedings last May 22, 2009, and the two of them, both of them, appeared to be among those who appeared and testified on that day, because there were a series of hearings. So May 22, 2009. At sinasabi niyo po kanina, kinausap ko po kayo either before or after nung hearing na yon nung May 22. Kasi hindi ko po matandaan na kinausap ko po kayo, hindi ko nga po matandaan ang itsura niyo. Siguro nag-iiba, ma'am, kay matagal na yon, ma'am. And then kinausap niyo ako after nung nag-testify po ako. Ano po exactly sinabi ko sa inyo? Ang sinabi kasi hindi po ko nga ako matandaan na kinausap ko po kayo. Sandali po, yung ba tinawag, kinausap ka sa open hearing o pagkatapos yung mag-testify? Tapos na yung hearing? Pagkatapos ng hearing po. Saan ka kinausap ni Senator De Lima? Doon po sa hall ng yung hearing mismo. Marami man tao doon? Mangilan-ilan na lang po kasi gabi na po yun, Your Honor. Oo. So, ikaw ang nilapitan ni Senator De Lima? Hindi po. Inabot po ako ng staff niya. Sino mo ba yung staff na yan? Ito, yung sinasabi niyong staff, is it the same staff, same male person na sinasabi niyo dito sa affidavit niyo na para bang ilang beses kayo tinawagan? At yun din ba? Yung lumapit sa inyo bago ko kayo kinausap, sabi niyo? Sino po yung staff? Yung staff po ninyo, hindi ko po nakilala, hindi ko po kilala personally. Then yung tumawag po sa akin, hindi ko din po alam kung same person ba yun kasi telepono nga po, hindi ko makikita. Meron ka bang, excuse me, meron ka ba description kung vivid pa sa memory mo? More or less, kung di mo na masyado matandaan, at least yung i-describe mo lang. Yung description, video patpatin po, tapos matangkad. Ano po? Para video patpatin po yung katawan, matangkad. Tapos kung hindi ho ako nakakamali, o baka gesture lang yun niya, parang medyo may pagkabakla po. Wala rin po ako matanda na staff ko sa CHR na medyo may pagkabakla o bakla. Yun po kasi ang pagkatingin ko sa kanya, Your Honor. Okay, so interesado ko nga po malaman kung sino yung staff na yan. Kasi hindi ko nga ho matandaan, hindi ko po talaga maalala na kinausap ko po kayo after that hearing on May 22. Unang-una, hindi ko rin nga matandaan yung itsura ninyo po. And therefore, hindi ko rin po matandaan kung kinausap ko po kayo after that hearing. Sa ngayon, ay tinatanggi ko po yon na kinausap ko po kayo kasi hindi ko po kayo matandaan. Kaya interesado ako dyan sa staff na yan. Sino yan? Wala kayong pangalan. Kasi dito po sa affidavit niyo po, at ang number dito, at least I'm now talking about yung isa pang sinasabi niyo. Excuse me, Senator. I just want to complete the story here. Kinuha ka nung taong yon at niyaya ka pumunta kay Senator De Lima. Is that correct?
Hinabol ka, kinuha ka, hinawakan ng kamay mo, o tinawag ka? Ano na? After po na nag-testify ako, lumabas na po ako ng session hall. Mm-hmm. Then, yung nga po, hinabol po ako nung nag-claim na staff niya. Ah. So, ang sabi po sa akin na pwede maghintay ka muna kasi kakausapin ka ni chairperson. Mm-hmm. So, bumalik ako sa loob, Mr. Chairman. Bumalik kayo sa loob? Balik ako sa loob. Saan kayo nakita ni Senator, ni Chairman De Lima? Doon po sa loob po, mismo ng session hall. Uh-huh. Kasi tapos na yung... Ikaw lumapit o siya lumapit? Nag-isambay po ako sa isang sulok. Tapos kasama mo itong taong ito? Sinamahan niya si Chairperson De Lima. Ah, dinala niya si Senator De Lima doon sa iyo. Okay. At tapos ano sabi siya ng Senator De Lima? Yun nga po, yung about nga po sa development po ng kaso ko sa Napolcom. And about what? Ano ba exactly? Ano tungkol doon? Nagtanong ho ba ako? Ano ba yung kaso mo? Sinabi ko ho ba, alam ko yung kaso mo. At ano pa ho? Kasi ang sabi po niyo dito sa affidavit niyo, Chairperson De Lima approached me and told me that she wanted to discuss with me further the developments regarding my relief and pending Napolcom administrative case. So, ano po kaya ang sinabi ko nun? Ang sinabi nga po ninyo sa akin, ano na nangyari doon sa pending case mo sa Napolcom? Sinabi ko po na... Hindi ko ba yun tinanong nung nagte-testify ka? Although hindi ko matandaan kung ano ang talagang sinabi mo. Nung po nag-testify ako, Your Honor, tinanong po ninyo ako bakit ako natanggal sa serbisyo. Mm-hmm. Sabi ko po na natanggal ako sa Pro 11, ang natanggal sa akin yung regional director ng Pro 11. Anong kaso po yun? Ano po? Anong kaso yun, natanggal kayo? Yung administrative case ko nga po. Then sinabi ko pa nga po sa inyo na nag-appeal ako doon, nag-submit ako ng motion for reconsideration sa regional office 11 ng PNP. But they denied the MR. Na-dismiss kayo? Na-dismiss po. Yung, ito ba yung kaso mo for bribery and perjury? Kasi ito yung sa summary, mga notes, summary ng mga testimonya nyo. Yun na ang parang gi-consolidate sa administrative case. Na-dismiss po ba kayo for bribery and perjury and that you were accused of protecting drug lords? Tama po ba ito? Yan nga po. Ito ho ba yung kaso na tinatanong ko sa inyo nung sinabi mong nag-usap po tayo na hindi ko po matandaan kung talaga nag-usap tayo? Kasi gusto ko lang ho, kasi baka na naman yung mga ano na naman ng mga insinuations o mga assuming lang na totoo, assuming, I'm not admitting that kasi hindi ko talaga yan matandaan. Assuming na kinausap kita after you testified noong May 22. Gusto ko maintindihan ho ng husto, ano ho ba yung sinabi ko sa inyo para naman baka kung ano na naman po ang isipin ng mga tao, kung ano na naman ang mga ibibintang po nila sa akin katulad ng mga pinagbibintang nila doon sa House Inquiry ngayon. Ano ho ba yun? I want to know exactly. May masama bang kahulugan yung sinabi ko sa inyo kung totoo man na nag-usap tayo? Kaya gusto sana namin malaman ano exactly ang sinabi ko kung totoo pong nag-usap tayo. Lalakarin ko ba yung kaso mo in exchange for what? Parang ganun ang parang gusto, yun ang gusto nyong ipaano eh. Maybe we should ask him a question one by one. That's what I was going to suggest because I think ang dami kilometric yung questions eh. Can you ask him exactly? Yes, I want to know. Assuming na totoo po yan, na kinausap ko po kayo after you testified in May 22, na sinabi nyo na ang unang lumapit sa iyo yung sinasabi mong staff ko, na hindi mo matandaan kung sino yon, anong pangalan niya, medyo bakla lang ang dating. Okay, ano ho ba sinabi ko? Yun na po yung sinabi. Nagtaka nga po ako, bakit na alam ninyo ang pending case ko.
Eh, kasi nga sabi nyo na nag-testify kayo, sinabi nyo yun ah. Di ho ba? Sinabi nyo sa testimony nyo. Yes po. O, so doon ko nalaman na may kaso kayo. Ang sa akin lang po, eh, bakit ho hiningi ninyo sa akin yung cellphone number ko po? Hiningi ko ho ba? Yes, Your Honor. Oh, teka muna. Gipa nga, ilagin mo. Hiningi ko ho ba? Yung May po, May 25 po, 2009, yun po ang unang pag-uusap natin sa telepono, Your Honor. At ang sabi mo, nakatanggap ka kamo ng tawag sa akin, again, I'm denying that, I don't remember that. Ang sabi mo, on May 25, 2009, I received a telephone call from Chairperson De Lima bearing the mobile number 0929-396-8781. Wala po akong ganitong numero, ha? Oh, sana hindi na-active itong numero na ito kasi baka maraming tumawag doon. Katulad nung ginawa nila sa akin sa house. Kasi ito, hindi ito sa akin. Wala po akong matandaan. May I help, if I may? Yes, sir. Nung nag-testify ka doon sa Commission on Human Rights, sinabi mo yung nature kung bakit ka may kaso, tama? Correct po, Mr. Chair. Hindi ko alam ito, hindi ko nabasa ito. Ang kaso mo kanina sa iyo, grave misconduct, pero sinabi ni Senator De Lima na ang kaso mo ay bribery. Tama ba yan? Tama po yun, pero na-file po yun doon po sa criminal case po. Correct. In the course of your testimony, doon sa CHR, nabanggit mo ba yung kaso mo doon? Nabanggit ko po. Nabanggit mo. So, alam niya yan. Kaya nung matapos ang hearing, pinasundan ka, di umano, and I would like to premise all the things here na di umano lahat yan, pinuntahan ka nung tao na sinasabi mo may pagka-effeminate or bakla or whatever it is, hindi naman masama yun, nagpunta sa iyo, at pumasok ka ulit, at kinausap ka ni Senator De Lima, ni Chairman De Lima at the time. At ang sabi niya sa inyo, tinanong niya, kamusta na yung kaso mo? Ganun ba yan? Ganun na ho. Sabi mo sa akin kung ano eksaktong sinabi niya sa iyo. Ang sinabi niya sa akin po, kumusta na yung pending case mo sa Napulcom? Yun lang po. Ano sinabi mo? Sabi ko nga po, on appeal po ako doon sa... O, tapos ano nangyari? Brief lang po kasi yung pagkausap namin. Hindi ko tinatanong kung brief or long. Ang tinatanong ko, ano sinabi mo pagkatapos na? Pagsabi, yun lang po. Yung sabi ko po na still pending po ngayong appeal ko. Ano sinabi ni Senator De Lima, Chairman De Lima, that ang sabi niya sa akin po, kunin ko yung number mo kasi one of these days daw tatawagan, expect daw po ako ng tawag coming po sa kanya po. O tapos, binigay mo? Binigay ko po. Kapag tapos ano nangyari, nag-iwalay na kayo? Umuwi na po ako. Tapos sa May 25, tinawagan ka? Opo. Ano sinabi sa'yo? Siya ba ang tumawag sa'yo? Siya po. Paano mo nalaman yung tumawag sa'yo ay galing kay Senator De Lima at the time, or Chairman De Lima? Although, once ko lang po na harap siya personally, alam ko po yung boses ni Senator De Lima. So nakausap mo siya sa telepono at the time? Yes, Your Honor. So hindi yung taong tumawag sa'yo, yun na hindi mo kilala na, iba na yung tumawag sa'yo. Si Senator De Lima mismo ang tumawag sa'yo, Chairman De Lima at the time? Yes, Your Honor. Ano sabi niya sa'yo sa telepono? Ang isa lang po yung mga parang nasabi niya sa akin, parang kino-confirm po niya yung kung ako ba talaga yung nasa kabilang linya. Oh. And then, yun nga po, yung sabi niya sa akin, yung pinagtataka ko po, na sinabi niya sa akin na she wanted to talk to me confidentially. Tagalog ba yung pagkasabi sa'yo o English? English po. English. Natatandaan ko pa po hanggang ngayon. Oh, sige, sabihin mo sa amin. She wanted me to talk to me confidentiality in a discreet place po. Yan order, po. Order. Go ahead. Wala ko nga akong magawa dahil siyempre mataas na official,
nod ng nod lang po ako sa kanya. Sabi ko, oh, ma'am. Hindi ka nagnanod, hindi kanya nakikita nagnod eh. Ah, oh, telepono ko eh. Sinabi ko lang na, okay ma'am, ganun. Okay ma'am, ano sinabi? Saan ka nag-okay? Sa telepono po. Hindi, alam ko nasa telepono, saan ka nag-okay sa tanong? Anong tanong ang tinatanong sa'yo? Yung pong makipagkita nga po in a discreet place. Oo. Oh. In a discreet place? Oo, oh, yun nga po. Makikipagkita siya sa inyo? Opo. Ano sabi mo? Saan po? Discreet nga, hindi nga sinabi sa akin, sir. Discreet lang. Discreet lang. Hindi ka naman nagtaka kung saan. Siyempre, tatanungin mo, saan po tayo makikita? Hindi naman po ako nagtanong sa anong place ka sabi. O tapos, paano kayo nagtapos lang? Tinanong ka pa uli na ibang tanong? Wala na po. Basta sabi niya sa akin, mag-i-expect na naman ako ng tawag. Another call. Okay. May tumawag ba afterwards? Noong pong kwan, noong June 16 po, June ang tumawag 16. Sa akin, yun, lalaki po ang tumawag sa akin. Oh. Same number po ang ginamit ng lalaki on May 25, 2009. Yung number na yun binigay sa'yo ni Chairman De Lima? Yun po, yung tumawag sa akin. Look at me. Kasi look at me. Yung number na binigay sa inyo, yun ang binigay sa'yo na telepono ni Chairman De Lima. Hindi po ako ang nagbigay ng number po. Kasi yung number na tumawag sa'yo, yung telepono. Oh, naka-indicate po sa cellphone ko yun. Ah, so pinapasave. So nilagay mo? Pinapasave sa akin. Oh, sinave mo? Opo. Okay, kaya alam mo. Oh. Alam ko po, nung June 16 nga po, 2009, mga around 10 o'clock in the morning, tinawagan po ako ng lalaki na, yun ka po, stop daw siya ni Secretary De Lima, ni Chairperson De Lima. Same number po. Sige, ano sinabi sa'yo? Ang sabi po niya sa akin na Tagalog o English? Tagalog po. Oh, ay may Tagalog dito. May Tagalog dito sa. Sabi po niya, ipi-prepare ko daw po yung sarili ko kasi ang instruction po ni Chairperson De Lima darating po si Chief PNP. Magbibisita po daw sa Davao. Gusto daw akong kausapin. Tinanong ko po yung caller, ano po ang pangalan niya? Sabi po niya, irrelevant na yun. Ang importante yung inuutos ni Chairperson De Lima. At sinabi niya sa akin, sir, in Tagalog, alam namin yung kaso mo. Pinagkaisahan ka dyan. Ibabalik ka namin sa serbisyo. Kami na bahala sa seguridad ng pamilya mo at sa lahat ng gastos. Yun po, quote and quote. Walang kapalit. Wala pong kapalit. Walang kapalit. Ano sabi mo? Sinabi ko doon sa tumawag na, sir, baka makakompromiso yung apilar ko nga po. Sabi niya, huwag mo nang alalahanin yung kaso mo. Kami nagagawa noon. Bakit mo sinabi makakompromiso? Kasi on appeal nga po. Tapos... Hindi. Bakit mo sasabihin makakompromiso mo kung sasabihin niya sa'yo, hindi ka pa sumasagot. Kami ang bahala sa kaso mo. Hindi ka ba nagpasalamat? Salamat ka ba? Hindi po. Nag-o-offer sila ng tulong. In other words, kami na ang bahala sa kaso mo. Yan ang pagkaintindi mo. Tama ba yun? Kasi po, ganito po kasi yes yan. Or no? No, yun. Mali yung sinabi ko. Na ano po? Ba't ka nag-no-no kung hindi mo naintindihan? Ang sinasabi ko sa iyo, hindi nakakatawa ito ha. Sorry. Tinatanong ko sa inyo, ang conclusion mo ba ay meron silang ino-offer sa iyo, kami ang bahala sa kaso mo? Yun po. Parang meron pong... Meron ino-offer. Opo. Tinanggap mo o hindi? Hindi ko tinanggap. Ang sagot mo, baka makompromiso yung kaso mo. Opo. Bakit? Pag nag-testify ka, ang iniisip mo ba? Kung mag-testify ka, ano mangyayari? Hindi ko sasabihin yung dapat kong tanongin sa iyo. Ano mangyayari pag nag-testify ka kung yun ang hinihingi nila? Yung ba naunaliga mo na pag dumating yung PNP chief, kakausapin ka at may sasabihin ka. Ganun ba yan? Yun nga po. Yun nga po. May sasabihin ka na merong, ano? Meron pong kapalit. Ganun. O may kapalit, pero ano nga yung sasabihin mo? Ano yung pinapasabi nila sa'yo kung meron man? Sabi ko na lang po talaga. Yun. Sige. During that time, ito po kasing mga year na ito, yung kasagsagan ng away ni
Congressman Nograles sa kanil Mayor Duterte. Ah, okay, all right. So, I come up into my... Pumasok sa ulo mo? Small mind na parang gano'n na po. Anong gano'n na po? Yung kung mag... Kung magbigay po ako ng mga statement na ano, na... Laban kay? Laban kay... Yung kay Mayor Duterte, eh, ako, ma-hot water po. Ma-hot water ka kay? Siyempre, sa... Kay Mayor? Mayor. Oo. Oh. At baka malalong makompromiso yung kaso mo, gano'n ba pumasok sa utak mo? Exactly yun. Okay. Thank you very much. Kasi ang hirap basahin ng utak mo eh. Alright. Kailangan sabi ka dito direktamente. Oh, hindi yung pipisilin pa namin. Alright? So, ibig sabihin niyan, yun ang impression mo lang yun. Yes, Your Honor. Impression mo. Am I... Go ahead. I guess that is correct line of questioning and that's a correct line of statement. Go ahead. It's your case. Hindi ko lang ho talaga maintindihan. Dahil inamin nyo naman na na-dismiss na kayo, di ho ba? For bribery and perjury. Opa. You were dismissed. Summary po ito ng testimonya nyo. In December 2008. For bribery and perjury. So ano pa po bang tulong ang may gagawa ko sa inyo kung sakasakaling totoo yung impression mo na in exchange for whatever testimony ay matutulungan ka dyan sa kaso na yan? By simply saying na pending case sa Napulcom po. Ito po, parang sa isip ko po, parang may malis na po yung... Pero yung pag-testify nyo nga, yung dismissal nyo from the service in December 2008 for bribery and perjury, ano po yung sinatanong kong pending Napulcom administrative case? And then, yung sinasabi nyo yung lalaki na yan, na nagsasabing staff ko siya na tumawag siya noong June 16, 2009 sabi niyo dito and then June 16 and, although ilang beses tumawag sa inyo 10 a.m. yun nga sinabi daw niya na mag-prepare kayo dahil dadating yung chief of ng PNP noon sa June 18. Tumawag siya uli 3 p.m. of the same day, June 16. Tapos tumawag na naman on the same day noong 6 p.m. Sino po yan? Hindi ko nga po kilala yung nagki-claim na staff ninyo, Your Honor. Be that as it may, the chair orders the COMSEC to send a subpoena duces tecum to whoever that cell phone is assigned. If it is belongs to the CHR, then contact the CHR. If you cannot contact the CHR, we go to the telcos, the telephone company, so that we will know. 0929396978. Well, be that as it may, the COMSEC should trace that number. Isang number lang ho palagi yon nung tumatawag siya sa inyo? Isa lang po yon. Itong number na nakalagay dito sa... Do you still have it on your telephone? Smart. No, sir. Na, wala na yung telepono ko po. With the permission of Senator De Lima, I'm asking Senator Soto to call the number 0929-396-8781. Go ahead. House hearing part 2. Oh, part 2 nga ito. I'm sorry. I mean, we have no choice. Go ahead. In the meantime, the order has been made to subpoena that telephone number and who owns it. So, pagkatapos mangyari yun, go ahead, Senator De Lima, it's your time. Just for that,
Mr. Chair, with the permission of Senator De Lima, if you're going to subpoena Duces Tecum, this number and the owner, I suggest that you get his number, yung tinawagan, because the telcos would have a record on June 20 or whatever date, sino tumawag doon sa number mo. Even if you destroy the SIM card, give the number now, and it can be checked by the telcos. Do you have your number at the time? Di ko na ako matandaan yung number ko, yun, 2009. Wala kang record na nagbabayad ka? May prepaid, postpaid? Yung scratch-scratch lang po, yun. Hindi, scratch-scratch, babe. Ah, yung scratch-scratch. Prepaid. Ah, sige. Scratch-scratch. Ano yung loto? Okay. Prepaid. Okay. Bakit niyo po natandaan yung numero nung tumawag sa inyo, pero yung sarili niyong numero hindi niyo natatandaan? Kasi po, after nung nangyari po, papalit-palit na po ako ng cellphone number. Minsan po, hindi na po ako nagdadala ng cellphone. I want to ask him at another point. So I don't want to further belabor that because I don't remember that I ever talked to you, whether in person. Senator De Lima, with the permission of the body, the chair is giving you latitude to defend yourself. I just did, because I said I never, I don't remember, I don't even remember him, and so I don't remember that I talked to him either in person or through phone. The records will show that he appeared in a hearing that was conducted at Waterfront Hotel on May 22, where you were there. If you were there or if you were not there, the record will show that, and therefore we will know if in fact you were there, and you will find out who are the other personnel of the CHR who were there, because we may be able to narrow the avenues upon which we can find whoever was with you and check him out and maybe confront, may have a confrontation between the two of them. That is the purpose of my request that we go into the records of the hearing on that day. And beyond that factual claim that allegedly I talked to him in person and via phone, as you said, balik pa rin ho tayo dun si sinasabi niya. Kung talagang kinausap ko po siya, ano yung laman nung magsinabi ko? Na nagtatanong lang ako daw nung status nung kanyang kaso. Pero may impression kayo na para bang, ano yung impression niyo po kanina? So ano po ang ibig niyong palabasin? Ano ho ba ang kasalanan ko dyan? Ano ho ba ang mali kong ginawa kung sakasakali, kung totoo man yan, na kinausap ko po kayo at may kumausap kayo na kung sino man yung lalaki na yan, na staff na yan. Ano po yun? Ano ho bang gusto niyong palabasin dito? Wala ho akong dapat palabasin dito, Your Honor. Wala ho kayong kasalanan. At saka, wala naman ho kayong ginawang masama. Bakit po natin pinag-uusapan yan? Bakit kailangan sabihin nyo ng... Ito po, base lang po ito sa mga nangyayari po. Mr. Chairman, with the permission of Senator De Lima, bakit nyo po ba isinama sa inyong affidavit noong 2009 itong portion na ito, itong incidenting ito? Anong relevance nito? Ito ba yung counter-affidavit ninyo? Doon sa kaso noong 2009? Counter-affidavit na po namin, John. Anong relevance nitong portion na ito, yung pakiipag-usap di umano ni Senator De Lima, then chairperson, sa inyo, personal at saka sa telepono, ano bang relevance noong portion na yon doon sa inyong counter-affidavit? Paano nyo i-defend yung sarili ninyo doon sa inyong apila? Sa bang nag-apil? Sa Napolcom? Sa RAB po. Regional Appellate Board. Okay, anong relevance? Bakit yung sinama yan? Kasi hindi naman ito ngayon 2009 pa. This joint affidavit, Your Honor, is a counter affidavit to quash the application of search warrant doon po sa Laud Quarry, kasi kami po ang, kami ni Humawan po, andito po yung mga pangalan namin doon.
kami po ang dalawa po kami respondent sa paghukay doon sa Laod Quarry. Pero ang tanong ko, anong point, bakit kailangang inarrate ninyo yung insidente noong May 22, 2009, noong nagkaroon ng pagdinig doon sa waterfront? Anong relevance doon sa inyong counter-affidavit o sa inyong depensa? Can I talk to my lawyer, Yon? And definitely, walang connection yan sa pagdinig ngayon ng Senado dahil ito'y nangyari pa 2009. Ang tanong ko, relevance noong 2009 doon sa kaso ninyo, hindi dito sa pagdinig na ginagawa natin ngayon. In the first place, incidental lamang na nabanggit ito dahil hindi naman kami ang nag-initiate para masumon itong dalawa kung hindi mismong si Senator De Lima. Bato, saka si Bato-Bato. Hindi, nabanggit ni Matubato, pero ang nag-request, ang nag-manifest o nag-move, either Senator De Lima, sa manifestation niya, sinundan ni Senator Trillanes para mag-motion o mag-move para imbitahin natin itong mga pulis na ito. So, walang kinalaman sa pagdinig na ginagawa ngayon, ang pagkasama nitong naresyo ninyo tungkol sa pagdinig noong May 22 dahil ginawa pa ito noong 2009. Ang tanong ko lamang, anong relevance nitong portion na ito do sa inyong pinaglalaban na kaso noong 2009? It seems that there's an insinuation, Your Honor, na parang in exchange of my siguro yung statement ko po laban doon sa dalawa pong nakatunggaling na pong politiko. So nag-ascribe ka ng motive kung bakit kayo kinasuhan, meron kasing motibo na politika. Yes, ma'am. Okay. Naipit kayo sa dalawang bato, Duterte and Nograles. Opo, yun. Kaya maraming bato dito sa hearing na ito. So, may matubato, may bato. Meron pa kapatid si Edgar, bato na naman. No? Eduardo. So, ibig sabihin yan, naipit kayo.